Kamusta po mga lods, mga kaibigan, mga kus? Ang share ko po ngayon ay regarding sa ano pa ang warehouse man o warehouse personnel. Ito ay base lamang po sa aking experience po, no? Hindi ko po sinerge o ito ay experience ko po before. Ito ay naging trabaho ko to before nung pandemic, ano po, nung dami po naapektuhan, nawala ng trabaho. Yun, taon ng probinsya, province po sa asawa ko, no? Doon po naging warehouse personnel po ako. Provincial rate, no? Walang jeep eh. Walang panahon po ng pandemic, talagang walang mga jeep. Lahat tigil, dami na tigil na empleyado, apektuhan na kumpanya po, no? Naging warehouse personnel po ako noon sa probinsya na po. Sa Rizal. Almost a year. Bali, i-share ko po kung ano po ba ang warehouse man o warehouse personnel, ano po. Itong trabaho ng ito ay hindi biro po, no? Kasi ito po yung bodega, stocks, andito yung pangkubak, yung kabuhayan ng kumpanya. Kaya ang trabaho ng ito napaka seryoso pagdating sa warehouse, ano po. Una po sa lahat, ano po ba ang warehouse worker responsibilities po? Ito ay regarding po sa, ayun po yung napasukan ko po, no? Yung mga task po namin po, no? Ang number one po dyan ay ensuring cleanliness, tidiness, and safety of work environment outside and inside the warehouse. Yun po, no? Bali, may copy pa po ako noon, no? Yung ano namin, no? Responsibilities. Ito ay buong araw, ano po, 7 to 8 a.m. Bali, ang task namin, maglinis, no? Cleanliness. Kasi lalo na po dito ang yung ginegradean ko kayo, yung pinakamalaga, cleanliness. Napakalaga po sa may-ari ng kumpanya. Lalo na po ang panahon ng pandemya, syempre mga bacteria, yung mga germs, ano po. Actually, umpisa, janitor pa po ako sa mga office. Nagwawalis. Hanggang kalaunan, may pumalit na po sa akin. Kasi pag nakakitaan ka ng mga potential, no, kung may bago, sila naman. Kasi mag-umpisa ka sa, sa mga basic. Dapat alam mo yung mga extra task, kung tawagin, ano po. Yan, gwawalis ka. Yan, safetyness, yung aircon. Tignan mo kung may tulo ba, may sira. I-report mo po yun sa mga team leader mo o kustudyan hanggang makarating sa may-ari po, no? May-ari. Tapos yung, minsan, gwawalis ka sa labas ng warehouse. Siyempre, ano mo rin po yun. Pag may mga delivery na truck, linis, mga post ng sigarilyo, yun, bawal po yun. Mga bote, pinag-inuman, minsan, may mga pasahoy na delivery, ano po. Yan, damputin yun, linis. Inside the warehouse, mga nahulog na stocks, ibabalik mo sa designated area, ano po, designated ay yung ano niya po, yung kung saan siya nabibilang na stocks, ano po. Tapos mga kamada, ayusin niyo po yung mga kamada, ayusin niyo yung mga kamada. Tapos yung mga kasi mga pieces area, bukod kasi ang mga boxes sa pieces, ano po, kasi sa warehouse may pieces. Pag may mga butal-butal na order, ayusin nyo rin po,
ayusin nyo yung pieces area para pagdating ng picking, ng preparation, madali mo siya mapipick. Yan po, cleanliness. Maaga, 7 to 8. Then, number 2, checking inventory and arranging the product into own place. Yun po. Una po, usually minsan twice a week, thrice a week, nagpapa-inventory si estudyan. Bilangin yung gat, bibigyan ka ng ano, kumbaga kung ano yung bibilangin mo. Actually, nung una po sa warehouse, dalawa lang kami, no? Partner kami, dalawa. Minsan tatlo. Papa-inventory si custodian, bilangin yung ganitong stocks. Bibilangin nyo po, no? Minsan thrice a week, eh. Kasi kunyari, kung saan po yung kategory ng item mo. Unang araw, apat. Pangalawa, araw, apat naman ay tatlong product naman. Ano po? Pa-inventory. Si custodian naman ang gagawin. Si custodian gagawin. Siya muna magbibilang. Tapos, pangalawa na kami. Minsan, pangalawa na kami. Minsan, siya nauuna. Bilangin niya. Pagbabanggain niya, stocks. Kung may kulang. Pag may kulang, papaulit niya yun. Papaulit niya yung stocks. O kulang, bilangin niya. Baka may hindi nabilang. O may, may nakaipit. Hindi nakita. So, papahanap po yun. Pag, di, pag wala na talaga, ano niya na po yun? Obligation na nasaan na punta yung stocks na po yun. Ano po? Okay, sa mga papeles siya, baka na na-miss lang siya i-count. Ano po? Nakaano kasi yun eh, encoding. Minsan encoding po. No? Responsibility po ng ano po yun, ng custodian. Coding. Siya na po bahala po dun. No? Ano po? Ayan, kung may nawawala, ayan, siya na po bahala. Checking the inventory, arranging the product. 8 to 9 po yun, ano po. Tapos, bababa na yung mga, ano, yung, bababa na yung mga picking list, yung ipe-prepare mo, ibababa na mga encoder sa taas, mga stop sa taas. Maghapon na po yun, ano po. Lahat ng order ibababa para i-prepare, no? Hanggang hapon na po 'yun, isang bagsakan lang. Preparing the delivery going into cage area 9 to 12. Yan dapat ang alas 12 ma-prepare na po namin, no? Minsan lumalagpas na pa ng alas 12 pag sobrang dami. Actually, yung cage namin hanggang 12 na po. Minsan 9 hanggang 11 kami, 12. Minsan maabot na 1,000 boxes po, no? Kasama na yung ano. 1,000, almost 1,000. Minsan maabot 500 to 1,000 boxes. Kasama na po yung sacks. May sacks po kasi yung kasama na yung mga pieces po doon, no? Mga botol-botol. Ayun po. Pag binaba na, ayun, pe-prepare na po namin, no? Pe-prepare na po namin. Tapos mag-uusap po kami ng partner namin kung anong magandang diskarte para mapabilis kami, ano po. Minsan, ang diskarte po namin, ano po, minsan isang linggo pieces ako kasi sa sobrang daming pieces po talaga eh. Minsan isang linggo pieces ako. Pag natapos ako sa pieces, 'di ba, boxes po siya, ano po. Pag natapos ako na maaga sa pieces, tsaka siya babakapan sa mga boxes sa ibang cage. Ganyan po ang diskarte po namin. Minsan task ko na 1 week siya naman yung pieces, diskarte po, no. Dalawa lang po kami noon sa warehouse. Kaya nasa diskarte po, no. Magba-backup po pala kami ng pang tatlo.
minsan tatlo, minsan apat kami pag sobrang dami. Huhugot naman po sa mga huhugot sa delivery, ano po, depende po sa kustodyan. Siya ang mag-ano, mamonitor po ng kustodyan pag sobrang dami ng order, ano po. Kasi minsan pag ang order sis, matumal yung order, nagkakos cutting po, no, nilalagay minsan sa delivery, ganyan po. Pero pag lihiti mong warehouse man, doon ka lang talaga. Dalawa, fix na kami mo sa dalawa, ano po. Tapos number 5, after lunch 1 to 3 p.m. checking and counting for confirming the stocks of item. Actually, bago i-check ni custodian, chine-check na po kami. Parang checker na rin po kami, no? Stocks namin, check namin, ano po. Check namin. Tapos, para ma-insure yung stocks na kompleto, syempre, si custodian, parang pinaka-checker na rin. Che-check niya rin po yun, no? Ang discarte po, pieces po muna. Minsan, pieces po muna chine-check namin. After pieces, sa cage na po, no? Che-check niya sa cage. Ngayon po yung trabaho po ng kustudyan. Bali, hindi pa po siya yung pinaka-totally trabaho niya na po. Sa ibang vlog, subscribe po kayo. Bali, siyempre, nakasama po namin kustudyan. Siyempre, nangkikita rin minsan na yung galaw niya. Hindi naman totally yung pinaka-trabaho ng kustudyan. Nakikita din po natin yung ibang details po, no, para ma-share ko po sa inyo kung ano pong ginagawa ng kustudyan, ano ginagawa ng dispatcher, ano ginagawa ng painante, delivery helper, naging delivery helper din ako before, no. I-share ko po sa inyo, no, po, para makatulong din po sa mga bagong magiging dispatcher, bagong magiging delivery helper. Gusto ko rin pong i-share, no, po, na napagdaanan po natin yan. Ayan po, check ni ano, kung may mali po ba, may maling picking, may maling preparation. Yan, bali nakabantay din po kayo nun. Actually, minsan, si student kasama mo rin mag-check pag may mali. Siyempre, oh, palitan mo to. Ayan po. Tapos minsan pagpapaayos sa yung box sa cage, kasama mo siya. Kasama natin. Ano po. Tapos number 6, pagtapos na mag-check si student, tapos na yung preparation namin. Minsan-minsan na atasan po kami, no? Paghapon na. Recording, inspecting all the deliveries carried BO. BO po yung mga bad order, ano po. Minsan na-deliver mo, may butas pala, sira pala. Ano po, mga ganun senaryo. RGS means return goods stocks. Ano? Pinabalik yung return goods stocks kung may mga cancellation po. Cancel, no? Yung mga cancel kasi sa mga supermarket po ito, no, yung mga district, ang company po na napasukan ko, district po, no, distributor po siya. Sinusuplayan ng company na malaking kumpanya po, district. Tapos cancellation. Tapos for a deliver, minsan may mga scenario na asarado pala yung store, re-deliver, no. Bali, sinisegregate po natin yun, tinatabi po natin yung mga cancellation, re-deliver, RGS, may mga designated area po yan, may mga bad order. Iaano po natin yan, no? Babalik sa tamang area. Tapos, ang pinakalas po, the warehouse worker will keep an eye for load and unload. Ongoing and coming delivery vehicles. Logistics po ito, no? Logistics na po kami sa warehouse. Dispatcher din po kami, no? Parang checker kami. Dispatcher, picker, prepare, receiver. Depende po kasi sa company po, no? Pero yun na po, so ako dating company, bookstore. Training po ako warehouse. 1 month. Ang dispatcher lang, no? Iba, checker lang, iba picker, depende po sa company na po. Si before po no, yung ibang company na pasok ko, 1 month training ako sa warehouse, then nilabas ako, naging delivery ako sa mga school, mga kilalang school, naging delivery po. Ayun, yung depende po sa warehouse, eh. Pero dito sa warehouse na pasukan ko, no, multitasking po, no,
multitasking. Magiging dispatcher din po kami, no. Unload. Naglo-load po kami, no. O kumbaga, double checking, no. Chinek na po namin, prepare na po namin. Si student, chinek na din na po namin. Tapos, pagkakarga, check po ulit natin, ano po. Kumbaga kasama si driver or delivery helper po, no. Kasi, para ma-ensure po nila na tama yung kinarga po sa kanila. Kumbaga wala sa maidadagilan. Kung kulang ba, no. Tapos, pipirma po sila dun, no. Na na-accept nila na tama yung kinarga po sa kanila. Tapos, unload din po, no. Kung may mga cancellation, mga RGS, return goods tax, kasama po natin sila mag-unload, ano po. Kung tama o kulang ba yung binaba nila din. Kung kulang man, record natin, ano natin, buwan na ng IR, yun po, no. Hindi po. Kasi ang bagsak na sa warehouse po, no. Hindi mo chinek, binaba nila, kulang. Bagsak sa warehouse, pagdating ng inventaryo, ano po. Kaya hindi, kaya masilan ang warehouse. Hindi po basta-basta ang warehouse po. Kasi, accountability niyo po yan. Accountability. Tulad niyo means, siyempre, pag may mga short, may possible po na deduct sa inyo. Pero hindi naman basta i-deduct po agad, no. Pag-aaralan pa po yan. No? Kung tama ba, maayos ang pag-handle mo ng bodega. Then, outgoing and incoming delivery. Ayun po, hanggang doon lamang po, no. Sana po may natutunan po kayo sa pag-share po ko po regarding sa pagiging warehouse worker. Then, i-share ko po sa inyo kung paano maging dispatcher, ang trabaho ng custodian. Ayan po. Tapos basta laging malinis po bago mag-out, yung bodega maayos, at take note po, no, bago kayo mag-out, laging patay yung mga ilaw, mga nakasaksak, electric pan nakasaksak, kasi talaga naman magagalit ang may-ari pag nakalimutan yung mga ayan, yung susi ng bodega, kailangan nakasara. May insure nyo po nakasara. Kasi nandiyan po ang pangkabuhay ng may-ari na po. Ayaw na ayaw po nila yan. Kailangan laging nakasara. Hindi nakatuwang-wang ang bodega. Ano po. Kahit sabihin mo may CCTV. Pag walang tao, isara ang bodega. After lunch, isara ang bodega. Pag walang tao, syempre magla-lunch ka sa labas ng warehouse. Ayun lang po mga lods, mga kuys. Sana po, kung nagustuhan nyo po ang aking vlog, subscribe lang po kayo at ma-share ko po sa inyo, ma-notify po kayo na may ibang vlog ko po na iba pa, paano maging dispatcher, may iba po kayong matutunan. Salamat po, magandang araw.